Kamis Tuhan. Kini ako simbahan ng daan. Wala ko na ako siguro nagpaktay sa itong mga 7 to 8 unbelieving. Uli ko na sa iyo. For the past 27 years, 28 na ta sa June, first week of June, sila ng mga nag-agi ng mga tao din ito. Subukan, kanunay, pagpulit ko itong paglaklak sa mga ibang disciple na itong sa una, mga nag-agi sa itong mga kamutakubad sila, mga doktor na, ubad sila, naka-upload na, ang ubad, mga successful businessmen, ang ubad ko, of course, bankrupt na mga businessmen, nag-agi sa ito din eh. Pero unsa, mga talunan sa bato. Ni Onda, ni surrender sa kawal. Let us not surrender. Let us not quit. Amen, amen. Fight the good fight of faith. We can prevail. We can be successful. Amen. By the grace of God. Number next, number six. Isa kini sa tanan na ako nakita na dangerous condition of the present day Christianity. Ganing-ganing. Dali na lang mailad ang tao karon. Unavoidable deceit Christianity. Sayura kanunay, sayura diyon mailad ang tao karon. Musulti kang Pinoon, wali kang Tinaro, kahit ang tao to, walihan mo ang mga baka, makatubo ang tao karon. Ito na mapitin sa lugar ko, mga heaven and earth na nga sa dalaw, tuo ang tao. Diba? Grabe. And that is predicted in the Bible. 2 Timothy 2 verse 13. Ang unavoidable deceit Christianity, hindi na maiwasan na makilad ng mga katawhan ka na. Hindi na mga boy, it's common to be deceived. It's common to follow false teaching. It's common to be with the masses that believe lies. 2 Timothy 3 verse 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ikumpara ninyo ang mga confession, doktrinal na simbahan sa mga simbahan na wala ng banong sa Bible. Majority ang mga nagtutungtungon ay aming mga unscriptural doctrine. Majority ang nagabila sa mga simbahan na wala ng tutlo o tao. Kay mauna ang inyong sa Bible. Move to chapter 4. Verse number 2. Preach the word. Chapter 4, 2 Timothy 4, verse 2. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Why? For the time will come when they will not endure sound doctrine. But after the last shall be given to themselves teachers. Kung sa ilang pangitaon, hindi sila mag-enjoy sa sound doctrine, kundi mamita sila o mga manunudlo, having engineers, yung makakitik lang silang dunggan. You ask people today, why do you like to go to church? Well, alikridyan, katawa ka doon, malipay ka, alikridyan. Simbahan natin. Talagang ma-inspire ka kay grabe kayo kaligriya. Grabe, may sayaw ni ang wali na pakalindo. Smooth ang wali. Hindi ka din masubukin. Magbantay mo yan. Sa kita ang simbahan na maigo ka. Amen. Pakita ang simbahan na masubuk ka. Kaya maunang tama ang simbahan. Pangitang simbahan na kasamaan ka, pangitang simbahan na i-reclub ka, pangitang simbahan na i-review ka, pangitang simbahan na may lang kasaba kay maunang mutan.
Amen. Nakitag simbahan na mo expose o mga religion na dinimao, mo expose sa mga teaching na dinimao, maunang damak ng simbahan. O pagsimbahan ganit na easy-easy lang, naglingkod ka, katawtunong ka, you are being blessed and natigil ang English kung saan inong sa balang kasulatan ang mga Kristiyano sa ulingan daw, we will hit teachers that has teaching ears. Verse number 4, kung saan may tabog sa Christianity sa ulingan daw, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto what? Ang avoidable deceit Christianity. Subok ganit pamalandumon na muabot po niya ang panahon na ang bakat na ang paniwalaan imbes niya ang kamatuunan ay ang Diyos na mismo ang mukunsiyo sa tao, mulibog sa tao, sa kagayan sa tao pero and then they chose evil, they chose false rather than right. They chose the wrong rather than the right. They chose the false rather than the truth. Muabot ang panahon na God, look at 2 Thessalonians chapter 2. For this cause, verse 11. And for this cause, God shall sentence strong delusion. That's an old English of our modern word, confusion. God shall send them strong delusion that they shall believe a what? Lie. Anong purpose? That they all might be damned, who believe not the truth, but have pleasure in unrighteousness. Brother Jed, show me a video at the research ko, pinindulin. It's one of the high-tech presentation of the computer today na pwede mong gawin screen ang atmosphere. Pag nagamit ka lang ng blue beam naroon, I can change the background of this building. Pwede na ata sa outer space. Ang isa sa pundikan outery, this will be used by the Antichrist kasi pwede mag-duplicate ng tao. I can duplicate myself by using this high-tech blueprint. Now I can be in any place at the same time. Duplicating myself, I can be in SM when I'm preaching here. I can be in Iloilo, I can be in Butuan. I can be in any parts of the world by using the blueprint technology. And that will be used by the devil. Counterfeiting Jesus Christ. Look at me, I am Jesus Christ. I can be in any place at the same time. Magbantay ka sa teknolohiya. Minsan, computer can be a help, but it is really a tool of the devil preparing the world to deceive the masses. Akala mo na sa sky ngayon mo na, kaya ka sa Revelation, mukuman ang Antichrist o ang false prophet ng part from heaven para patuhon lang ang mga tao na siya ang propita sa ginoo. Mukuman lang siya ng part, may kaya na magmulak sa langit. That could be through the blooming technology. We are now in the last days. Amen. And through technology, people are easily deceived. Kakawa magantay ka na we don't, you know, imbalance ang atong pagkagat sa Bible. Okay lang, sige doon mo computer, spend time in the computer, but please ayaw katinti ang Bible. Amen. Kahit deception now is used by the devil through the computer, connecting people in the world. So ingat, yun pa karon, walang bunda, halos ka lang siguro, naka-Facebook na. So, naka-register na kayo sa pinaka-master computer ang tanangalan sa tibong kalimutan. Kabalo na ang yawa at after the rapture. Of course, kamong na naka-Facebook, kasalamat kung walang na mo din, hindi na mo mag-press ng yawa ni Antichrist o niya. Amen. Pero ang tanang,
kumplito na. Tugtugon lang Philippines, tinagla. Ilang relihiyon diya, tanang makita ko na. Kaya makita ka ng diha, tanang na profile ninyo, kumplito na. Kaya na kontrolong sa kaway ng tibong kalimutan because all names are now included in the master computer. Sabi ko nga, kahit i-delete ninyo na yung Facebook, manatili ang inyong ngalan sa master computer. And it's easy for him to place all the population in the world, including religion, including the races, including the lahat ng profile nimo, kaya na unavoidable deceit Christianity. Akala nato okay ni computer ngayon, mauni-uni ang mukha ko sa tibuok kalimutan for Antichrist to easily control or dominate the whole population. It's easy to command, tatakana. Ako ganit, may nakap, wala pa rin nagawa sa computer. But I believe with all my heart, na one day, darating ang panahon during the tribulation period, na ikaw na mismo, through the computer, pwede ka lang mag-inject ng 666, X29. Advance ko na katangunan ka. Pwede ka lang kapalit ka noon, pwede ka lang kanigusin ka noon. Why not? Online, kaya mo lang magkatak ng 666 para mag-sitter ka sa banko, para mag-sitter ka na. It's universal. Hindi mo na kinalang magpa-alko sa barangay para magkatak ka. Hindi ka na kinalang mag-alko sa city hall. It's easy. Just get your computer and have your 666 number. So, deceit ka kayo na. Kalimutan mo lang sila kay balik. And the computer is just a front to destroy the whole masses. Walang laging pamamahagi kay tao lang sa Antikristo. He is not God. The only way to control the whole world is through the computer. And people are not nabalita pagkura magkaroon ng free wifi nationally. Ngayon pinakumper niya. Kamu na lang ito ba? Nanong mag-free na? Nanong hindi ka magbalik? Padong ka na ito. Padong ka na ito. Sa pagsarado. Wala nang excuse ang ganang. But it's just a net. Enter net. It's just a net. Getting people in. Para pag nasulog ka sa net na na, sulog na. Thank God, Christ is coming soon. Amen. And I will not be here. Praise God. The land of us will be taken away. Ang kapitin lang na itong balas, Kristo sa kasintasan. Let me close by giving you the last dangerous condition of the present day Christianity. Going to Matthew 25. Matthew 25. And we will all close through this verse now. Matthew 25, verses 1. Follow me as I read the verses. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took, underline the next word, took no oil with them. They are all virgins, but they are classified into two kinds, the foolish and the wise. The foolish took their lamps. They have both their lamps, but no oil as to the foolish virgins. But the wise took oil in their vessels with their lamps. So yan ang kalahian. Pareng virgin, pareng may lamps, ang kalahian ng walang oil. If you study the Bible, oil represent the Holy Spirit. Amen. 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 Ang Bible sa typology, pag nagbasa ka ng oil, ay simbolo ka lang ng Holy Spirit. Have you realized na nung nagdawat ko kang Kristo, you become the temple of the Holy Spirit. Amen. Pag wala kang nakadawat kay Kristo, bisan bakbak mo, nag-ingon Christian ka, bisan nagasimba ka, lindo ka, kung wala kang nakadawat kay Kristo, you are like a foolish virgin. No oil. No Holy Spirit. So what happened?